Hindi na bago ang makarinig at makapanood ng mga kwento ng pagmamalupit sa mga hayop. Noong at ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, hindi sapat ang kasalukuyang parusa sa mga napatunayang nagkasala. Kaya hiling nila sa Senado, mas pabigatin ang parusa. My report, si Susan Enriquez. Sa unang tingin, di mo aakalaing ilang linggo lang ang lumipas ay malubha ang kondisyon ng asong si Whiteo. Duguan at halos di na makalakad ng matagpuan ng gurong si Jobel Lazareto. Iminungkahi raw ng veterinarian na euthanasia na ang aso. Sinakay ko po siya sa tricycle, pupunta po sa Cartimar po, nga po sa vets in practice. And then doon po, pina-x-ray po siya. And then actually po almost yung mga doctors din po na medyo nawalan din po sila ng hope kasi nga po nakita nila na talagang durog na po yung dalawang paa niya. Pero naisalba ang kanyang buhay sa pagpupursige ni Lazareto. Sinabihan man na magiging magastos kung ipapagamot si Whiteo, di pa rin siya pumayag na ipapatay ang aso. The option that was given to Whiteo then was just to put him to sleep. And then sabi ko po na parang give us siguro mga one day pa para po makita lang po natin, let us put him in, under observation nga po na baka sakaling bumalik po yung bladder through dextrose and mga antibiotics. Sa tulong ng mga kaibigan at mga mapagmahal sa hayop, nadala sa isang vet hospital sa Mandaluyong ang aso. Inoperahan ang nabaling buto nito at ngayon masigla na muli si Whiteo. Si Whiteo, ilan lang sa mga alagang hayop na happily ever after ang ending. Ayon kasi sa Philippine Animal Welfare Society, maraming hayop pa rin ang nakakaranas ng pagmamalupit. Nito nakaraang linggo lang nakuha na ng isang news cooper ang dalawang lalaki habang hinahataw ang isang aso na kumagat umano sa kanilang ina. Sa pagharap nila sa Senado kanina, nagpakita pa sila ng litrato ng asong si Popeye na sunog ang bahagi ng mukha at katawan. Hiling tuloy ng grupong POS pataasin ang parusa sa mga mapanakit at mapang-abuso sa mga hayop. Kulang daw kasi sa ngipin ang Animal Welfare Act na may parusa lang na 6 na buwan hanggang 2 taong kulong o multang 1,000 hanggang 5,000 piso lang. They laugh at the penalties. The penalties are negligible compared to the millions that they are earning from operating online video of animals tearing each other apart. Ang hiling nilang parusa, 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taong pagkakakulong at hindi bababa sa 100,000 pisong multa. Dumalo rin sa Senado ang mga kilalang celebrity animal lovers na sina Heart Evangelista at Joey Mead. They have feelings and I can see in their faces and it's amazing how anyone could hurt them. They don't have a voice, so this is very important for penalties to go higher. I think this will be really good for all of us, for the society, because not just as an animal lover, but also being kind to animals, it improves our capability to be kind to other human beings. Tila may pagkakaloob naman sa POS ang hiling nila. Ako, I'm inclined to increase the penalties as high as the said imprisonment kasi may basehan naman sa ibang batas. Susan Enriquez, GMA News.